Ipundar mo, yung pinakamaraming naipon mo. Ah, ang pinakamaraming naipon, resibo. Ayun! Yun, ang pinaka-basic. Yun yung pinakamaraming naipon namin dito. Yun yung mga real talk. Hello, hello mga kabalik ko. Good morning, good afternoon, good evening kung saan man kayo sulok ng mundo. So, for this video mga kabalik ko, may kasama ako isang vlogger na taga South Camp din. Tatanungin lang naman natin sila ng mga basic na mga tanong. At syempre, kailangan masagot niya. So, tara mga kabalik ko, punta natin si Yabaggers. Ilang taon ka na dito sa Saudi Arabia? Nasa 7 and 11 months. 7 years and 11 months. So, matagal-tagal na rin pala. Oh. Ano yung company mo dito? CCC. Yun, CCC. So, CCC siya, Almabani ako, pero isang kumpanya kaming, isa kaming project na pinagtatrabawan. Iba-iba nga lang kumpanya. So, sa 7 years mo rito, ano na ang naipundar mo? Naipundar ko po mga kabalik ko ay yung nakabili po ako ng isang motor. Ayun, no? SRM 125 at saka yung isang ekarya na lupain at saka dalawang luti. Yun. Sana all. So, di ba mga kabaligo, sa 8 years niya, mag-8 years na siya, may naipundar na siya. Pero, siyempre, maliban doon, ano pa yung pinakamarami mong naipundar? Kung masasabi natin mga kabaligo, sa maraming maipundar, wala na talagang masyadong maraming maipundar, kundi yun lang ang priority ko na nagyan. Kung baga, yung iba, nakabigay din tayo ng tulong sa ating mga kapatid. Basic naman talaga yun. Pero yun talaga yung pinaka-malaking nagawa natin sa buhay bilang isang So, orang. Maliban dun sa naipundar mo, yung pinakamaraming naipon mo? Ang pinakamaraming naipon, resibo! Ayun! Yun, ang pinaka-basic. Yun yung pinakamaraming naipon namin dito. Yun yung mga real talk sinasabi. Oo, totoo yan. Karamihan sa mga OFW, pag tinanong mo, yung pinakamaraming naipon namin ay... resibo! Yun, tama si Kaya Baggers, mga kabaligo, o, diba? So, sa mga hindi pa po nakakaalam yan, halos lahat naman dito, resibo yung pinakamaraming ipon namin. Kasi yan lang lagi. Every month, pag nagpapadala kami, automatic yan nakalagay sa ano namin, sa box namin yung resibo namin. Kaya pag uwi namin, yan yung pinakamarami naming ipon. So maliban doon mga kabaligo, may tatanong pa ako kaya Baggers. Ano yung naisipan mo para mag-vlog? Naisipan ko po mag-vlog para... para rin sa aking sarili na bilang isang tao na ipapakita ko sa iyo sa buong mundo na tagang kayang-kaya ko rin maging isang vlogger. Ipapakita ko yung talento ko, ipapakita ko yung ano ang kakayahan ko at makatulong din ako sa makasamahan ko, lalong-lalo na rin sa ating kabalik ko Hearts 1999. Ayun, no? Na kung saan siya rin ang isa ngayon umpisa isang inspiration ko. Tuloy-tuloy yung pagbablog ko at saka sa inyong mga supporters, sa mga subscribers, sa mga followers sa Facebook page si Brico Hearts 1999. Papatuloy nyo lang po ang pagpapa-follow sa kanya at saka sa YouTube niya at saka sama-sama tayong lalago bilang isang tao at saka bilang isang mga vlogger at saka YouTuber. Patuloy lang po tayo sa ating buhay. Yun po mga kabalik ko. Ayun. So, yun nga mga kabalik ko, yun narinig yung sabi niya. Yung pagiging vlogger kasi bro, nasa puso yan eh. Yung mga kung ano mga negativity na naririnig natin sa mga paligid-paligid natin yan, ayaan mo yan kasi normal lang na magko-comment sila, which is di naman nila alam talaga yung scenario kung bakit ginagawa natin yon. Una, hindi lang po dahil magkakapera kami. Wala yon. Oh, normal yon, nandun na yon. Pero yung pinaka-memories lang talaga yung habol namin dito. Kasi hindi habang buhay nandito tayo sa kung saan man tayong lugar, di ba? Abroad. Kung saan man tayong sulok ng mundo. Hindi tayo mag-i-stay doon. Uwi pa rin tayo ng Pilipinas. So, kailangan natin i-collect yung mga memories natin dito, mga happiest moment. Para nang sa ganun, pag uwi natin sa Pilipinas, makikita pa rin natin sarili natin sa videos natin, di ba? Tama. So, shoutout sa mga natin dyan, so, supporters. Maraming salamat kasi nandiyan kayo para... itulak pa kami na gumawa ng mga videos kahit na hindi kagandahan yung mga videos namin. Pero at least, di ba, napapasaya naman namin kayo kahit konti at napapanood nyo yung sarili ninyo sa mga content namin. So, isa pa mga bro, may tatanong na lang. Last to. Okay.
Ewan ko kung narinig mo na ito ha. Pero sana hindi pa. Para naman sa ganun hindi niya masagot. Pero ito ha, makasalig ko. Ito. Ano yung sa dulo ng ilog na nasa gitna ng dagat? Ano? Ano yung nasa dulo ng ilog na nasa gitna ng dagat? Ano? Sa dulo, sa gitna ng dagat. Oh, ano yung nasa dulo ng ilog na nasa gitna ng dagat? Liter T. At saka liter T. Dagat. Sa dulo? Oo, oh, nasa dulo ng ilog na nasa gitna ng dagat. Liter. Sa dulo. Ano yung mayroon sa dulo ng ilog na nasa gitna ng dagat? Liter G. Ayun, liter G. So, ayun. Pag-good vibes lang. Maraming salamat sa Yabaggers na sinamahan mo rin ako dito sa Wadi Anipa Lake Park. Isa to sa mga magagandang tanawin din dito sa likod ng kampo namin. Maraming din namamasyal. Sa ngayon, kukunti pa lang kasi, ayan, kasi Ramadan. So, ngayon, katapusan na ng Ramadan. So, ayan, kukunti pa lang. Pero pag hindi, pag ano na araw, regular na araw, napakarami namamasyal ito. Hapon, kasi malilim. Yan, punong-puno yung mga tao dyan, mga kabaliko. Yan dito. Itong area na to, marami yan. Saka hindi lang ito, doon sa dulo marami pa. So, babay ka na, mag-shoutout ka sa mga kayabaggers mo dyan. Shoutout sa mga kayabaggers ko dyan, lalo-lalo na sa Chard Mechanic, o bro Richard Chard Mechanic sa channel niya. Kung hindi pa po nakasubscribe, pati sa subscribe. Okay. At sa kayabaggers vlog, at saka prayers advocate, prayer sa aking kasama mga sister sa prayer group. Okay, mga kabaliko hearts, salamat sa pagbibigay sa akin ng panahon para makapagbigay ng mensahe sa mga supporters at sa mga subscribers ni Bariko Hearts. Maraming salamat at magandang umaga at magandang hapon. Happy Eid Mubarak. And do na.